Nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, balik ho tayo mga kaibigan. Nako, napakarami mga text mula ho sa ating text line. 0927-861-1921. Ang opisina po ng DZME nasa 18th floor ng Citra Building. Ayan po sa San Miguel Avenue, Ortigas Center, ha? Eto, may mga lumutang na. Alam nyo, matagal na ho naghahanap po ng magiging bagong kalihim ng Department of Education. At may mga lumutang na tatlong personalidad na graduate po ng University of the Philippines. Kumbaga, itong tatlong napabalitaan, mga kaibigan, siguro inaaral na ng Palasyo ng Malacanang sino po sa kanila ang pwedeng pumalit sa nag-resign na si BP Sara. Diba, kamakailan po nag-resign po si Vice President Inday Sara, pero yung kanyang suporta pa rin na andun at dun sa kanyang press interview kamakailan, nagsagawa po ng press conference ang tanggapan po ni BP Sara, mga kaibigan. Ngayon, dun po sa paglutang ng tatlong personalidad na pwedeng pumalit na maging kalihim po ng Department of Education, mga kaibigan, ito'y matapos pong kausapin kamakailan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumbaga, unang inalok, hindi ako nagkakamali, si Congresswoman Kimbo. Di ba, si Congresswoman Kimbo, kung di ako nagkakamali, tatakbo yata ang dyan sa Marikina. Kundi ho, mayor, parang magpapalit po sila, di ba? At si Senadora Sani Angara naman, tapos na yung kanyang term at nakadalawang term na bilang senador. Ngayon, kundi ho siya tatakbo bilang local position, ngayong nalalapit na itong 2025 midterm election, kung tatakbo po siya, hindi niya pwedeng tanggapin ay itong alok po ng Palasyo ng Malacanang. At saka itong si Secretary Alfred Pascual ng DTI. Tatlo po yung mga lumulutang na personalidad, mga kaibigan, na napabalitaan, na napupusuan, kumbaga, pwedeng pagpilian ng Palasyo po ng Malacanang. Kasi si Senator Zani Angara, kundi po siya tatakbo. At doon po sa local position, may posibilidad na tanggapin po niya yung offer ng Palasyo ng Malacanang at na maging katim bilang cabinet secretary mula ho dyan sa Department of Education, mga kaibigan. Kaya itong tatlo na to, kung kayo tatanungin po namin ay ating mga televiewer, ating mga nakikinig sa DZME, 0927-861-1921, text na po kayo, ha? At sa tingin niyo, sino napupusuan ng Palasyo ng Malacanang? At kung kayo naman po, tatanungin po namin, sino naman ang qualified po sa panlasa niyo, ha? Eto, sabi ho na isang texter natin, mula ho dyan sa San Miguel, Bulacan. Para sa akin, Garrix, mas qualified nga si Senadora Sani Angara, ha? Tama. At yan din po yung mga lumulutang sa mga social media na mas interesado pong piliin ang publiko. Si Senadora Sani Angara. Malaman po natin sa mga susunod kung sino po yung manunumpa kay Executive Secretary Bersamin, ang bagong uupo na kalihim po ng Department of Education. Sino ba yung Karex? Yung mga lumutang na mga pangalan na pagpipilian ng Palasyo ng Malacanang. Si DTI Secretary Alfred Pascual, Senadora Sani Angara, si Congresswoman na Estela Kimbo ng Marikina City. Iyan po yung tatlo na napupusuan ng Palasyo ng Malacanang. Magbabalik po kami. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.